Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay hango mula sa mga tunay na pangyayari. Ito ay ibinahagi ng isa nating masugid na taga-subaybay na nagpakilalang si Ruben. Ayon sa kanya, ito ay naganap may 3 dekada na ang nakalipas. Nagsimula ang lahat nang mamatay ang mga magulang ni Ruben dahil sa isang aksidente. At sa isang iglap ay pumihit ang buhay niya sa ibang direksyon. Biglang nagbago ang lahat. At dahil nag-iisang anak, ay maaga siyang naulila. Wala siyang ibang mapagpipilian kundi ang sumama sa kamag-anak ng tatay niya na siyang nag-asikasong magpalibing sa kanyang mga magulang at nag-alok ng pagkupkup sa kanya. Kaya matapos na mailibing ang kanyang mga magulang ay isinama na siya ng mga ito doon sa probinsya. At dito na niya naranasan ang itinuturing niyang pinaka-nakakatakot na pangyayari sa kanyang buhay. Mga pangyayaring nagpabago sa kanyang mga pananaw at paniniwala. Nabase pa nga sa paglalarawan niya, ay iyon na yata ang pinakamahabang gabi na kanyang naranasan sa buong buhay niya. At tandang-tanda niya ang lahat. Malinaw na malinaw pa sa alaala niya ang lahat ng mga nangyari. Na kahit sa mga sumandaling ito ay hindi pa rin siya makapaniwalang naranasan niya ang lahat ng iyon. Kasalukuyan na silang naghahanda noon para kumain ng hapunan. Naglalagay na siya ng mga pinggan sa mesa katulong ang dalawa niyang pinsan. Habang ang tiyahin niya naman ay abalang nagsasali ng kanin na tulap. Ang tiyuhin naman niya noong mga sandaling iyon ay nasa kanila pang silid at may ginagawa. Nang bigla nang magsimulang kumahol ang kanilang alagang aso. Kaya napalingon silang magpipinsan sa bintana. Ang tiyahin naman niya ay tumayo para silipin kung sino ang nasa labas na dumating. Ganun kasi doon sa kanilang probinsya. Sa mahigit 1 linggo na pananatili ni Ruben doon, ay iyon yung napansin niya. Tuwing kumakaul ang aso ay siguradong may taong dumating. Pero kakaiba noong mga oras na iyon. Pagkat wala silang nakitang sino man na naroon sa labas. Pero yung aso ay patuloy pa rin at hindi talaga tumitigil sa kanyang pagkahol. Kaya paglabas ng tiyuhin niya mula sa kanilang kwarto ay sunod naman itong binuksan yung pinto at lumabas bit-bit ang flashlight. Ngunit makalipas lang ang ilang minuto ay bumalik na rin ito at sinabing wala namang naroon. Hanggang sa tumigil na nga rin yung kanilang alaga. Pero mas ikinagulat nila ang sunod na nangyari. Nang nag-uumpisa na silang kumain ay muling kumahol
ang kanilang alaga. At sa pagkakataong iyon ay mas matindi pa, na parang mayroon talaga itong nakikita na siya niyang kinakahulan. Kahit anong sigaw at saway ng tiyoy ni Ruben ay ayaw nitong tumigil. Kung kaya tumayo ang tiyoy niya at dinampot ang flashlight. Lalabasin niyang muli upang alamin kung ano talaga ang dahilan kung bakit ayaw tumigil ng kanilang alaga sa pagkahon. Nais niyang alamin kung ano talaga iyon. Ngunit, pagbukas na pagbukas pa lang nito ng pinto, ay agad na tumilapon ang hawak nitong flashlight at bumagsak siya sa lupa. Napakabilis ng mga pangyayari. Parang nangyari ang lahat sa isang kisap mata. Napatayo sila Ruben at nakita nilang dugo na ang tiyoy niya. Kasabay noon ay nakita rin nila ang isang lalaki na may hawak-hawak na itak. Hinding-hindi makakalimutan ni Ruben yung tagpong iyon. Tandang-tanda niya ang nakakatakot na mukhang iyon nung lalaki. Nanlilisik ang mga mata nito at hindi maipaliwanag ni Ruben kung matinding galit ba o kasabikan ang nararamdaman ng lalaki na iyon dahil sa panginginig ng kanyang muka at mga kamay na parabang gigil na gigil. At hindi na niya kinaya pa ang sunod na nangyari. Nang isubsob ng lalaki ang kanyang muka sa katawan ng kanyang tiyoy kung saan lumalabas ang dugo dahil sa malaking sugat na tinamo nito matapos na tagain ng lalaki. At napatakbo na siya nang makita niyang inawakan ng lalaki ng dalawa niyang kamay ang puluhan ng kanyang itak at itinarak na muli sa dibdib ng tiyoy niyang wala nang malay na nakahandusay ng mga sandaling iyon. At tuluyan na nga itong binawian ng buhay nang bumaon minsan pa ang itak ng lalaki. Nagkagulo na sila ng tuluyan at napuno ng sigawan at iyakan ang buong bahay. Hindi malaman nila Ruben kung saan sila susuot. Magkakaiba sila ng tinahak na direksyon. Pumasok si Ruben sa silid na kanilang tinutulugan at bubuksan na sana niya yung bintana nang mapansin niyang mayroong nasa kabila noon na parang nagpipilit din na makapasok. Kaya hindi niya inalis yung pansara noon at bumalik siya sa may pinto at kanya iyong isinarang mabuti. Dahil sa sobrang takot at pagkataranta ay hindi na niya napansin ang dalawang pinsan at tiyahe. Napaupo siya sa tabi ng pinto. Napansin niyang mayroong butas sa may dingding. Kung kaya kahit natatakot ay naisipan niyang sumilip doon. Pagkat kailangan niyang malaman kung saan na naroon yung lalaki. At nagimbal siya sa kanyang nakita. Punong-puno ng dugo ang bibig at mukha nito. Hindi niya nakikitang mabuti kung ano ang ginagawa ng lalaki sa tuwing isinusubsob ang kanyang mukha sa katawan ng tiyuhin ni Ruben na wala ng buhay. Pero sa tuwing iaangat naman nito ang mukha ay doon na naging malinaw kay Ruben kung ano talaga ang ginagawa nito. Kinakain ito ang tiyoy niya. Halos hindi na siya makahinga sa tindi ng kabang nararamdaman.
maya-maya pa ay nawala na yung nasa may bintana. Lumapit siya doon para siguraduhin. Wala na yung naririnig niya sa kabilang panig noon. Bumalik siyang muli sa may butas na malapit sa may pinto. At nang siya ay sumilip muli, nakita niya ang isa pang babae. Dalawa na ang lumalantak sa kanyang tuwin. Para silang mga paliw na wala sa katinuan. Lalong-lalo na yung babae na dinidilaan pa nito yung kanyang mga daliring may pahid ng dugo. At animoy, gutom na gutom ang mga ito na napapatingala pa pagkaminsan at ninanamnam yung sandali. Sinamantala ni Ruben ang pagkakataon na yon at nagmamadali siyang pumunta sa may bintana. Binuksan niya iyon at doon tumakas. Mabilis siyang tumakbo upang makalayo. Pero hindi pa man ay narinig naman niya ang malakas na sigaw ng kanyang tiyahin. Nanindig ang mga palahibo niya sa katawan. Dahil sa nakakakilabot na sigaw na iyon, naramdaman din niyang parang nangapal ang kanyang mukha. Naiyak na ng tuluyan si Ruben. Pagkat wala na ang tiyahin at tiyoy niya, muli na naman siyang naulila sa itinuturing niyang pangalawang magulang. At hindi pa rin siya ligtas. Dahil nang siya ay mapalingon, nakita niya yung lalaki na nasa labas na ng bahay at nakatingin sa kanyang direksyon. Kaya mas binilisan pa niya ang pagtakbo dahil alam niya sa kanyang sarili na papatayin din siya nito. Tumakbo siya ng tumakbo kahit pa napansin niyang wala na ito sa kanyang likuran ay hindi pa rin siya tumigil. Hanggang sa bigla na lang siyang napasigaw nang may sumulpot mula sa gilid ng daan at hinarangan ang kanyang daraanan. At iyon ay ang pinsan niyang si Arnold. Mabilis siya nitong pinasunod at sinuhot nila yung masukal na bahaging iyon papunta sa lihim nitong pinagtataguan. Isa iyong maliit na yungib na ginawa nilang magkapatid. Doon sila madalas na nagpupunta sa tuwing mayroon silang mga problema. Kahit ang kanilang mga magulang ay hindi alam ang tungkol doon. Isa iyong maliit na yungib na mayroong lagusan sa kabilang panig na natatabunan ng makapal na halaman. Kung kaya, mahirap talaga iyong makita. Doon na sila parehong umiyak ng umiyak. Inilabas na nila yung kanilang mga nararamdaman. Pero iniwasan nilang lumika pa rin ng kahit anong ingay. Tinanong ni Ruben ang kanyang pinsan kung totoo ba ang kanyang hinala na aswang ang sumalakay sa kanila. At tumango naman ito. Inamin ni Ruben sa kanyang pinsang si Arnold na noong una ang buong akala niya ay kaalitan lamang iyon ng kanilang pamilya. Naisip niyang baka may malaking galit lang ito sa kanyang tiyuhin. Pero nang makita niyang kinakain na niya ito ay doon na niya nasigurong aswa nga sila. Sinabi rin ni Arnold sa kanya na kahit siya ay nabiglang talaga sa nangyari. Hindi raw niya inaasahan ang lahat ng iyon. Pagkat wala namang napapabalitang
may aswang doon sa kanilang lugar. Habang naroon silang magpinsan sa maliit na yungib na iyon, ay hindi pa rin naman nila magawang makapag-usap ng malakas. At hindi pa rin sila kumbinsido na sila ay ligtas na. Dahil makailang ulit na may narinig pa silang dumaan na ang tunog ay parang humihingal. At sigurado silang dalawa na iyon yung aswang na umatake sa kanila. Kaya kapwa sila nanginginig dahil sa tindi ng takot. Lalong-lalo na kapag naaalala ni Ruben yung nakakatakot na mukha na iyon nung lalaki. Pero sa dami ng mga ibinahagi ni Arnold kay Ruben ay mayroon itong hindi inamin sa kanya. Hindi nito inamin na bago pa pala mangyari tong insidente na iyon ay may tinirador itong itim na pusa. Nung minsang maligo silang magkakaibigan sa isang tagong paliguan doon sa katabing baryo nila. Nalaman lang ito ni Ruben nung huli nang mapabalita na sa buong lugar nila ang tungkol sa nangyari sa mag-anak ni Arnold. Ikinuwento kay Ruben ng isang kaibigan ni Arnold ang tungkol sa bagay na iyon. Naayon pa sa mga kaibigan ng pinsan niya, malakas ang kutob nilang marahil ay aswang yung natirador na iyon ni Arnold na nagpanggap lang na pusa. At hinala nila ay iyon ang lumusok sa kanilang bahay. Bagaman marami ang naniniwala na aswang nga ang pumaslang sa mga magulang at kapatid ni Arnold, ay pinalabas pa rin na gawa iyon ng mga masasamang loob na ang motibo ng kanilang pagpaslang ay pagnanakaw. Dahil sa pangyayaring iyon ay pareho na silang ulila ni Arnold. Kinupkop silang pareho ng kapatid ng kanilang mga magulang. Halos buong buhay nila mula na mangyari ang trahedyang iyon ay lagi silang dalawa ang magkasama. Parang magkapatid na ang naging turingan nila sa isa't isa. Kaya kahit nga may kanya-kanya na silang pamilya ay madalas pa rin sila nagkikita at nagkakasama. Lalong-lalo na kapag mayroong okasyon. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito. Dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalaghan. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.